LeBron James nga mga idol mawawala para sa Lakers ng almost isang linggo at hindi pa nga sigurado kung kailan siya babalik matapos nga siya na magtamo ng abdominal strain injury against sa Houston Rockets. Ayun nga mga idol ang sinabi sa atin ni Coach Frank Vogel bago mag-umpisa ang laban ng Lakers against sa Thunder ngayon. Sinabi nga rin nila na hindi nga daw nila mabadaliin at magiging maingat sila ngayong injury ni LeBron James early season. At tama nga mga idol ang naging desisyon nila na huwag madaliin si LeBron at ng kanyang injury. Mahirap na ngang maulit yung nangyari last season. Napakatagal nga na si LeBron ay wala para sa kanyang team. Pero yan nga mga idol ang hindi magandang balita para sa Lakers ngayong araw na ito. Si LeBron James mawawala ng isang linggo para sa kanila. At panahon na nga para dito kay Russell Westbrook at kay Anthony Davis na pangunahan nga ang Lakers team na ito. Ngayong itong si LeBron ay mawawala nga. At ayan din naman kasi mga idol ang rason bakit nga kinuha ng Lakers itong si Russell Westbrook sa mga panahon nga na si LeBron ay hindi available na maglaro para sa Lakers team na ito. So abangan na nga lang natin mga idol ang mga susunod pang update dito kay LeBron James at kung kailan nga ang possible return niya. At para nga sa ating susunod na balita mga idol, Paul George hirap na hirap ngang buhati ng kanyang team na Clippers dahil ang record niya nila ngayon ay 3-4 kahit na itong si George ay nag-a-average ang kanyang career high 28.9 points per game, 7.7 rebounds, 4.7 assists, 50% ang kanyang field goal percentage which is career high niya at career high niya rin mga idol sa 3-point percentage niya na 42.2%. Pero hindi nga ito lumalabas dito sa standing nila dahil ngayon lamang pa rin ang talo nila kaysa sa kanilang panalo. So abangan nga natin mga idol kung ibang mga Clippers player ay mag-i-step up nga at tutulungan itong si Paul George or mag-i-struggle nga lang sila all season. So yun nga muna mga idol ang ating mabilisang balitang NBA sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!